Nay, tapos na po. Tapos na? Oo, oh, nabasabi niyo. Kabilang sa nakinabang sa house-to-house na bakunahan sa Maynila, ang mag-asawang Miriam at Robert Rivera. Binakunahan din ang 96 years old na si Lola Antonia. Base sa tala ng DOH, may 200,000 doses na ang naiturok sa Metro Manila. Habang sa buong bansa, ayon sa vaccine SAR, ay nakapagbakuna na na mahigit 1.4 million doses. Maganda ang record natin despite of unfounded, you know, criticism. We have vaccinated a lot of people and I am happy that we are have completed the vaccination of the medical people. Pero kung medical people lamang ang pag-uusapan, sabi ng mismong World Health Organization, we're still short of protecting all the frontline healthcare workers and the current surge demonstrates that we need to have healthcare workers fully protected. Ayon sa DOH, 1.7 million ang healthcare workers. Para makompleto nila antig dalawang dose, dapat merong 3.4 million doses ng bakuna. Pero kapos pa tayo riyan. Pero kung pagbabakuna sa pangkalahatan ang pag-uusapan, totoo namang di kulelat ang Pilipinas sa Southeast Asia. Sa ASEAN po sir tayo, number 3 po tayo sir. Hindi nalalayo sa nabanggit na yan ang latest sa tala ng Our World in Data as of April 19. Pangapat ang Pilipinas sa Southeast Asia kung paramihan lamang na nabakunahan ang pag-uusapan. Pinakamarami ang sa Indonesia na siya may pinakamalaking populasyon sa mga bansang yan. E paano kung porsyento ng populasyon na nabakunahan ang pag-uusapan? Singapore ang nangunguna habang pang Pilipinas medyo malayo pero lamang pa kung tutusin sa Thailand, Brunei at Vietnam. Bagamat sila ay pare-pareho hindi lalagpas sa 17,000 ng active cases. Lahat sa Southeast Asia sa ngayon malayo pa sa 70% target para magka-herd immunity. Para mapaigting ang pagbabakuna sa bansa, kailangan maayos ang supply ng COVID vaccine. Parating na raw ang Pfizer vaccine na ilang beses na delay. We're hopeful it will be coming in next month. But then we have another 2.3 through the COVAX facility. Sabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, pinag-aaralan na rin ng Amerika ang request ng Pilipinas para sa tinatayang 25 million doses ng AstraZeneca vaccines. Meron pang 200,000 doses ng Moderna vaccine sa June 15 at nabigyan na rin ng FDA ng Emergency Use Authorization ng bakuna ng Johnson & Johnson. Habang naghihintay pa tayo ng karagdagang bakuna, isa sa ilalim ng DOST sa clinical trial ang ivermectin bilang gamot sa COVID. Pinakamahina po 6 na buwan eh, kasi sa clinical trial marami po talagang pinagdadaanan. Maliban na lang kung talagang bigla pong magkaroon ng maraming magbo-volunteer, mapapabilis po. Mayroon na rin pong inallocate na pondo ang DOH para dito sa clinical trials na yan. Isasagawa ang clinical trial ng ivermectin sa 6 na quarantine facility sa paligid ng UPPGH. Nasa 2,000 COVID patient ang target isali sa trial. Isa sa ilalim din sa clinical trial ang melatonin, pampatulog na nakatutulong din kontra COVID-19. Palalalimin din ang pag-aaral sa bisa ng virgin coconut oil, lagundi at tawa-tawa. Nagbigay rin ng compassionate special permit ng FDA sa 2 doktor para magamit ang investigational drug na leronlimab sa kanilang mga pasyente. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.